Kung 10k lang ang sweldo, paano budgetin? Yan ang tanong galing kay RG Vergara sa video ko na Sikreto ng Mga Mayayaman. Hi everyone! Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Welcome to another 5 Minutes with Nell Day 22. By the way, this is Nell Sembrano, isa po kong online entrepreneur and influencer. Kakakain ko lang ng spaghetti, kaya ganyan yung pagsasalita ko. Ang mission ko po is magbigay ng free information regarding saving and investing money, digital marketing. Next time, pag-uusapan natin, ano ba ang ibig sabihin ng digital marketing? Parati ko siyang sinasabi, hindi ko man na nare-realize kung naiintindihan niyo ba ako ano ibig sabihin ng digital marketing. And starting a business from scratch online. Okay, so let's answer yung question ni RG. So, dalawa yung gusto kong sagutin dito. Yung una, curious lang talaga siyang malaman kung paano mag-budget. And second, baka merong meaning behind dun sa question niya na paano kung 10k lang isang buwan, paano niya pa ba-budgetin? Parang ganun. Tingnan natin yung both situation. So, paano ba mag-budget ng sweldo? Like, katulad ng mga sinasabi ko sa mga nauuna kong video, ang suggestion ko dyan para ma-budget mo yung sweldo mo is, una, kailangan mo talagang i-record yung expenses mo. Again, give yourself the benefit of the doubt na baka inuunahan nyo na yung sarili nyo na kulang yung sweldo, hindi talaga kasya yung sweldo. Pero gawin nyo yung pag-record ng expenses bago natin i-conclude na talagang kulang yung sweldo. Kasi baka mamaya may mga nagagastos tayo na akala natin importante, akala natin kailangan, pero hindi naman pala kailangan. Ang bawas sa expenses natin at baka kasya naman talaga or baka the way we spend yung money natin, dun pala nagkakaroon ng problema. Paano mo iba-budget yung sweldo mo? Una, i-record mo yung expenses mo for 1 month. Again, isulat mo every day yung mga nagagastos mo. So, pwede sigurong kung ano yung normal mo dati na ginagawa, sige, gawin mo yon. Ilagay mo lahat ng mga gastos mo. Tapos, at the end of the month, pag kinompute mo na lahat ng expenses mo, lahat, yung monthly nyo na binabayaran, plus yung nagagastos nyo everyday, so itototal mo siya after a month. Tapos, i-compute mo, tapos tingnan mo, i-analyze mo, ano doon yung mga expenses na, eto, kaya ko mabuhay kahit wala to. Eto, okay naman, di naman to importante, bakit ko ba to binili? Mga ganun, so i-analyze mo. And then, hanggang sa makita mo lang, eto lang yung mga talagang need. Eto lang yung mga talagang kailangan mo sa para mabuhay ka. Kapag na-compute mo na at lumabas, talagang kulang talaga siya dun sa 10,000 mo na sweldo, that's the time naman na mag-isip-isip ka na kailangan mo talagang dagdagan na yung cash flow mo. Kailangan mo talaga ng extra income para meron kang budget diba, sa susunod, or hindi kulang yung budget mo para sa mga gastusin mo. So yun, actually yung sagot ko dun sa second situation na parang kini-question niya lang, so yung video na paano niya ba-budgetin kung 10,000 na yung sweldo niya, di ba? Kasi sabi ko dun sa video is, bayaran mo muna yung sarili mo. Hindi niya mabayaran yung sarili niya kasi yung 10,000 pa lang, hindi na kasha para sa expenses. Kailangan talaga ng extra income. Ganun po mag-budget. Kailangan mo munang malaman kung magkano talaga yung actual mo na expenses, ano yung mga talagang importante na gastos, and then pag nakuha mo na, like, kunwari lumabas expenses mo, 8,000. So, ibig sabihin may 2,000 ka pala na extra. No? Yun yung pwede mong pang save. Pero, yung ideal talaga na dapat na savings tsaka expenses mo is, dapat yung 10,000, 20% of that is savings. So, 2,000 yun. Tapos, kung naniniwala ka sa tithing, yung 10% of that, 10% ng 10,000, 1,000, you give it to the church, the charitable institution, or sinong tinutulungan mo na institution, or pwede rin sa family mo siya ibigay kung talagang kapos talaga yung pamilya na yun. So, may 7,000. Ideally, dapat yung 7,000 kasha na yun for your expenses. Pero, kung hindi talaga siya sapat, so, kailangan nating dagdagan yung income natin para meron tayong pang save, meron din tayong pang donate, pang tithe. So, kaya importante na kailangan natin malaman kung magkano talaga yung actual natin expenses. And kung alam naman na natin na talagang kulang siya, hanap talaga tayo ng paraan. So maghanap tayo ng extra income. Kung kulang yung oras, kung walang oras,
kailangan po talagang gawa ng paraan. Lahat naman po tayo, 24 hours lang din yung oras, di ba? Pero may iba naman na gagawa na magkaroon ng extra income. Isipin nyo lang kung ano yung priority nyo sa buhay, kung makakain lang ba talaga sa isang araw, mamuhay ka lang sa isang araw na masaya at okay. O di okay lang naman yun, pero kung gusto mo ng mas mangarap ng mas mataas, so kailangan lang ng konting sacrifice. Kailangan lang talaga natin ng medyo ilang buwan, ilang taon na medyo kailangan lang ng hard working talaga para achieve natin yung mga goals natin, di ba? Hanap tayo ng pagkukunan ng extra income. Okay. Sana nasagot ko yung question mo. Kung hindi enough po itong 5 minutes natin, so pwede kang mag-comment sa baba. Actually, pwede kayong magtanong sa baba kung ano yung gusto nyong itanong. Kung meron kayong request na video na gawin. Alam ko may nag-request ng paano daw yung topic about expenses, paano mag, siguro yung detalye kung paano mo i-budget. Isa yan sa gagawin ko sa mga susunod na Monday video. Comment lang kayo sa baba ng gusto nyong i-request na video. Kung hindi enough tong 5 minutes, gusto nyo mas one-on-one yung consultation or one-on-one yung mentoring, so pwede kayong kumuha ng slot. Nasa baba yung link. I-click nyo yun, then kuha kayo ng slot. May mga available time ako na nakalagay doon. So, I hope nakatulong tong video na to, and see you again on Monday for the new video pala. Kasi yung 5-minute video natin is sa Tuesday na. So, bye-bye! Hello there! Thank you for clicking this video. Ako nga po pala si Nel Sembrano, isa akong online entrepreneur and influencer. At ang mission ko po is to spread free information over the internet through videos. And if you find this one really help you a lot, please do like and share. At huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang bell button para ma-notify kayo every time na meron akong new upload na video. Sobrang-sobrang ma-appreciate ko ang pag-subscribe niyo sa akin at sobra-sobrang masusuportahan nito ang mission ko na magbigay ng free information sa mga Pilipino. Maraming-maraming salamat!